Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Luke chapter 10, verse 17 hanggang 20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Discover your authority. Dapat po tayong mga believers of our Lord Jesus Christ, ma-discover po natin yung our authority as believers. At dito po sa verse na ito, makikita po natin na si Satanas po ay nakita ng Panginoong Jesus bumagsak mula sa langit. So, ibig sabihin, si Satanas po sabi sa John chapter 16, verse 11, siya po'y condemned na. Ibig sabihin, ginudge na siya. At siya po'y tinalo ng Panginoong Jesus dun po sa Matthew chapter 28, verse 18, nang mabuhay ang Panginoong Jesus mula sa mga patay. At sabi sa Hebrews chapter 2, verse 14, siya po ay powerless na. Kaya tayong mga believers po, entitled po tayo sa authority po ng Panginoong Hesukristo na gamitin natin yung kanyang pangalan upang talunin po ang ating mga spiritual enemies. Kaya ang Christianity po, hindi po yan powerless. At tayo po mga Christian, hindi po tayo mga weaklings o mahihina. Taglay-taglay po natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay na mangmuli at yung authority ng pangalan ng Panginoong Jesus na ibinigay po sa atin ng Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi ni St. Paul na ipinapanalangin niya sa Ephesians chapter 1, verse 17 hanggang 19. At yung kapangyarihan pong yan, sinasabi na higit pa sa lahat ng pamunuan na meron po sa mundong ito, powers, dominions, authority, every title, not only in the present but also to come, sinasabi po sa Ephesians chapter 1 verse 20 hanggang 22. Kaya dapat po tayong mga believers ay maintindihan natin yung authority na yan. Kaya sabi po ng Panginoong Jesus, rejoice that your names are written in heaven, and at the same time we must rejoice that spirits submit to us. Ibig sabihin, itong mga spiritong ito talagang susunod po sila sa atin sa pangalan ni Jesus. Ano po ang problema ng believers po? Kulang tayo sa revelation. Revelation na ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Revelation na dapat maunawaan natin na si Satanas ay matagal ng talunan at tayong mga believers, taglay-taglay natin yung authority over the works of the enemy. Kaya pala sabi po sa James chapter 4 verse 7, submit yourself to God, resist the devil. So ibig sabihin po sa buhay nito, tayo po'y magpasakop sa Diyos, and at the same time ay i-resist po natin ang diablo, kasi ang source po ng problema, mga pagsubok, mga sakit, karamdaman, paghihirap sa mundong ito ay ang diablo. At dapat makita natin na matuto tayo sawayin ang gawa ng diablo. Dito po malinaw, resist the devil. So ibig sabihin po dapat ay makipaglaban tayo sa kanya by faith. At ang sabi po rito, ang pangako ng James 4:7, he will flee from you. Kasi po sa mundong ito, sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 4, kahit daw po nakatira tayo sa mundong ito, ay nakikipaglaban po tayo, hindi katulad ng mga makasandibutan. Ang sabi, the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty in pulling down strongholds. Akala natin kasi ang problema natin, physical lang, ano? Pero ang totoo po, ang mga ugat ng problema po natin ay nasa spirit. At doon po tayo makipaglaban. Doon po natin exercise ang authority natin as a believer by using the name of Jesus over the works of the enemy. Kaya magugulat po kayo, when you learn to exercise your authority, makikita po ninyo isa-isa, matatalo po ninyo ang inyong mga kaaway. Use the authority of Jesus for your advantage. Gamitin niyo po ito dahil ito po ay napakalaga. As a believer, dapat po alam natin na taglay natin yung authority na ito at mamuhay tayo magtagumpay sa pamamagitan po ng authority na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili po tayo sa kanyang salita. Good morning.